Alam mo ba na ang salitang preposition ay nagmula sa Latin word na pre na nangangahulugang before o in front of at possesso na nangangahulugang possession o arrangement. Sa konteksto ng grammar, ang preposition ay isa sa walong bahagi ng pananalita or 8 parts of speech na karaniwang sinusunda ng isang pangalan o noun o pronoun upang halip. Ito po ay ginagamit upang magpahayag ng relasyon sa pagitan ng mga salita, phrase, at clause. At yan po ang pag-uusapan natin today. Part ito ng ating verbal ability series. Part ito ng English grammar at ng civil service exam review for both professional level and sub-professional level. Meron po tayong 6 na uri ng preposition at yan po ang tatalakayin natin sa araw na ito. Unahin po natin ang simple prepositions. Ito ang pinakakaraniwang uri ng preposition. Ito ang mga salitang nagpapahiwatig ng mga relasyon ng mga oras, lugar, direksyon, paraan, at iba pa. Magbigay po tayo ng halimbawa. Sa sentence na "the dog is inside the house", ang naka-underlined word na inside ang ating simple preposition dyan. Nasa loob ng bahay ang aso. Inside. Second sentence na gagamitin natin ay "we went to the park yesterday". Ang naka-underlined word na to ay isa pong simple preposition. Pumunta kami sa park kahapon. Narito ba po ang ilan pa sa mga examples ng simple preposition? Pwede mong basahin yan o kaya naman pwede mo rin pong i-screenshot. Pangalawang uri ng preposition ay tinatawag na compound preposition. Ito po ang mga preposition na nabubuo sa pamamagitan ng pagpapakombinasyon ng dalawa o higit pang mga salita. Gumaganap sila bilang mga preposition ngunit binubuo ng maraming salita. Magbigay po tayo ng halimbawa. Sa unang halimbawa, Kai chose to eat fruits instead of candies. Ang naka-underline word dyan na instead of, yan po ang ating compound preposition. As you can see, hindi lang siya isang word, kundi dalawang word po sila. Another example na mabibigay natin is this. May wasn't able to attend the wedding because of her busy schedule. Hindi naka-attend ng wedding si May dahil sa busy schedule. Ang because of, yan po ang ating compound preposition. Hindi lang siya isang word, kundi dalawang word. Dumako tayo sa marami pang examples ng compound preposition. Nariyan po sa screen mo. You can screenshot this or you can read this yourself. Ang pangatlong uri ng preposition ay tinatawag na phrasal prepositions. Ito ay mga preposition na nabubuo sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng pandiwa at pang-abay o preposition. Sila po ay nagaganap bilang mga preposition at kadalasang may mga idiomatikong kahulugan. Magbigay po tayo ng example para mas maintindihan natin. With regards to your inquiries, please allow us some time to respond. Ang naka-underline word na with regards to ay ang ating phrasal preposition. As you can see, nasa start siya ng sentence para siyang phrase talaga, no? Second, in addition to studying English, I also learned Spanish. In addition to, yung naka-underlined word, yan po ang ating prepositional phrase sa sentence na yan. Narito pa po ang ilan pa sa mga halimbawa ng phrasal preposition. Pwede mong basahin yan o kaya naman i-screenshot mo. Pang-apat na uri ng preposition ay tinatawag na prepositional phrases. Ang prepositional phrases naman po ay tumutukoy sa mga pangungusap na binubuo ng preposition, object nito, at modifiers ng object. Gumaganap sila bilang single unit na nagbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa oras, lokasyon, o iba pang mga relasyon. Magbigay po tayo ng halimbawa. Sa sentence na "the plot twist surprised everyone at the end of the movie", ang naka-underline word po dyan ang ating prepositional phrase. Bakit binubuo po siya ng, again, preposition, object, at modifier nito? Next, she greeted her best friend with a smile. Ang naka-underline word na "with a smile" is another prepositional phrase. Narito po ang ilan pa sa listahan ng mga prepositional phrase. Pwede mong basahin yan, i-screenshot mo, o i-pause mo itong video. Ang panglimang uri ng preposition ay tinatawag na double prepositions.
alamin naman natin kung ano ba ito. Ito po ay mga preposition na nabubuo sa pamamagitan ng pagpapakombinasyon ng dalawang simpleng prepositions upang ipahayag ang isang mas specific na relationship. Magbigay po tayo ng example para mas maintindihan natin. Sa unang example, the cat jumped into me. Dalawang preposition dyan, or parang double preposition siya. Ang the word na in at yung word na to. Pero pinagsama siya into, kaya siya double preposition. Sa second sentence, they built a house upon the hill. Ang naka-underline word dyan ay ang salitang upon. Ang upon po ay dalawang word din po iyan. Ang salitang up, up, at on, upon. Pero pinagsama na lang sila para makakreate tayo ng mas specific na information or detalye tungkol sa isang bagay. Narito po ang ilan pa sa mga examples ng double preposition. Pwede mo itong i-pause yung video, basahin mo, screenshot mo, kaya i-download mo itong video. Last but not least, prepositional adverbs. Ano naman ang prepositional adverbs? Ito po ay mga pang-abay na gumaganap bilang mga preposition sa pamamagitan ng pagpapahiwatig ng mga relasyon ng oras, lugar, direksyon o paraan. Magbigay tayo ng example para mas maunawaan natin ang ibig kong sabihin. Sa sentence of please submit your report before the meeting, ang naka-underline word na before ay isa pong prepositional adverb. Akala mo adverb siya, no? Pero prepositional adverb po yan. Second, the cafe is located near the park. Ang naka-underline word na near ay isa pong prepositional adverb. Narito po ang ilan sa mga examples ng prepositional adverbs. Pwede mong basahin, screenshot mo, o kaya naman i-download mo tong video. Ayan, kung nakaabot po kayo sa part na to, thank you so much. We are selling soft copy reviewers. We also have reviewers para sa civil service exam, book man yan, or practice test booklet. And I am currently creating an online course. So if you wanted to join, please send me a message at my Facebook page so we can talk about it. Sobrang affordable lang po ng price. And at the same time, i-share ko sa inyo lahat-lahat ng nalalaman ko. I'll see you in the next video. Bye!